kang. Andito ka ngayon sa vlog na ito kasi magka-college ka na ngunit hindi ka pa rin sure kung ano yung kurso na dapat mong kukunin or meron ka ng course na naiisip pero hindi ka sure if iyon ba dapat ang iyong kukunin or kung ano ang mangyayari sa iyo kapag kunin mo ang course na iyon. Huwag mag-alala kasi ngayon nagbibigay ako ng mga bagay na dapat mong isaalang-alang upang magkaroon ka ng ideya at magkaroon ka ng guide sa pagpili sa kurso na dapat mong kunin sa iyong pagkukolehiyo. Pero bago tayo magsimula, make sure to subscribe to this channel and also to hit the like button so that you can get notified sa mga videos na ating gagawin. Ako nga pala si Professor Angelo Asenas at ako ay gumagawa ng mga videos related sa thesis writing, related sa finances, sa mga tips sa mga mag-aaral at iba pang mga bagay na makakatulong sa mga estudyante at mga kapwa ko guro paano maging patnubay sa mga estudyante sa kanilang pag-aaral at sa buhay as a whole. Ang pagpili ng course sa college ay isa sa pinakamalaking desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay. Kaya it is important na alam mo kung paano gagawin ito at meron kang mga patnubay na susundin sa pagpili ng kurso na iyong kukunin. Bakit nga ba isa itong mahalagang desisyon? Kasi una, mag-i-invest ka ng iyong time, mag-i-invest ka ng pera at ng iyong effort sa kurso na iyong kukunin. May mga pagkakataon na magtatanong ka kung kailangan ko pa bang ipagpatuloy ito or worthy pa ba na i-pursue ko yung course na ito. At kung alam mo na tama yung pinili mong kurso at buong loob mo itong pinili, ay ipaglalaban mo ito. Kaya importante na yung kurso na pipiliin mo ay ikaw mismo ang mag-decide. Hindi ka dinektahan ng iba or na-influensyahan lamang ng iyong mga kaibigan. Personally, sa akin, isa sa mga mistakes na nagawa ko sa pagpili ng kurso ay yung nagpadala ko kung ano yung nakikita ko sa iba. Hindi ko tiningnan kung ano yung gusto ko talaga. Pero by God's grace is na-lead din naman ako sa kung ano talaga yung gusto kong gawin. At ito nga yung pagtuturo. Para sa mga estudyante na nahihirapan kung paano magpasya, kung ano yung kurso na nakukunin, magbibigay ako ng mga tips at mga gabay kung paano mo ito gagawin para maiwasan mo yung mga pagkakamali na nagawa ng mga karamihan. Mahalaga din na alam mo kung ano yung kurso na kukunin mo kasi ito na kasi yun. Malaki ang magiging epekto nito sa iyong future na trabaho or kung ano yung path na yung tatahakin after college. Kaya importante na sure ka at ipaglalaban mo talaga kung ano yung kurso na pinili mo. Over the years, meron akong mga natutunan base sa aking personal experience at base na rin sa aking mga narinig at na-observe sa aking mga kaibigan at mga estudyante sa kolehiyo. At itong mga tips na ito ay hopefully makatulong sa inyo kung paano pumili ng kurso sa kolehiyo. Unang tip is begin with the end in mind. It means na pag-isipan mo muna ano yung magiging kahantungan ng iyong desisyon or ano ba talaga yung end na gusto mo? Ano yung goal? Ano yung pinaka gusto mong mangyari? Do mahalaga na alam mo yung end, kakabit din ito is yung ano yung identity mo na gusto mong ma-build up as a person. Begin with the end in mind. Tingnan mo kung anong tao yung gusto mong maging. Gusto mo ba na in the future maging businessman? Gusto mo ba na in the future maging employee or maging employer? Gusto mo ba na maging scientist? Gusto mo ba na mag-involve sa mga volunteer works or kawanggawa or sa politics? So kung ano man yung bagay na naisip mo na identity na gusto mong maging ikaw, pwede mong
i-base doon kung ano yung kurso na iyong pipiliin. Kagaya sa akin, ay though nagkamali ako sa pagpili ng kurso noong una, pero by God's grace, nalid din naman ako sa kung ano talaga yung identity na gusto kong maging, which is gusto ko na maging isang guro. Kasi yun yung nakikita ko na masaya ako kapag ginagawa ko yung bagay na yun. So ikaw, ano yung gusto mong maging? So begin with the end in mind. Tingnan mo din yung trend doon sa bagay na yun. Ano yung nakikita mo na pwedeng kahantungan ng yung decision in the future? Say for example, gusto mo na maging isang teacher. In the future kaya is in demand pa yung teacher? Or gusto mo na maging nurse? Nakikita mo ba na in the future is kailangan pa ng mga nurse? Or in the future gusto mo maging politicians? Nakikita mo ba na nandoon pa rin siya? May trend pa rin na in demand yung kurso na naiisip mo in your mind. Pangalawa is, ano yung gusto mo? So, kakabit siya nung una na begin with the end in mind kasi kung alam mo ano yung gusto mong gawin, ano yung love mo na ginagawa. Gaya ng sa akin is, love ko na magturo. Nakikita ko na tuwing nagtuturo ako is mayroong galak, mayroong saya. Meron din tayong mga ganon kasi unique tayo. Binigay ng Diyos sa atin yan. So ano yung bagay na masaya ka or nagagalak ka or nai-excite ka na ginagawa yung bagay na yan? So pwede mo yung ikabit doon sa mga naisip mong kurso kung magagawa mo pa ba yun or mamamaximize mo ba or makakontribute ba siya yung kurso na yun doon sa gusto mo na ginagawa in the future. Pangatlo is, ano yung magaling ka? Sa pagtatrabaho or sa pag-aaral, madalas na mahirap siya. Sa totoo lang, hindi siya madali. Kaya importante na alam mo din kung ano yung bagay na magaling ka para kahit na papano, kahit na mahirap siya, is meron kang kakayanan na solusyonan yung mga problema na yung kakaharapin. So ano yung bagay na magaling ka? Ano yung mga skills? Meron ka bang skills sa drawing, sa pag-disenyo, sa pag-arkitekto, pag-kukumpuni, pagtuturo, panggagamot, pagrarally ng mga tao, pag-business? So tingnan mo din, ano yung mga kakayanan na meron ka at isipin mong mabuti kung ano yung kurso na yung kurso ba na kukunin mo is fit siya doon sa skills na meron ka. Pang-apat is, ano yung pwede mong pagkakitaan? Kasi sa totoo lang, in the future magkakaroon ka ng mga anak or marami sa atin sa Pilipinas na magiging breadwinner, lalo pag ikaw lang yung nakatapos. So importante din na yung kurso na yung pipiliin is pwede siyang mapagkakakitaan. It's not necessary na malaki talaga yung sahod, pero kaya ka bang buhayin ng magiging trabaho mo kapag pinili mo yung kurso na iyan? Kaya importante na tingnan mo din ano yung trend sa kurso na yan in the future. Kung in demand ba siya, malaki ba ang sahod dyan? Pwede ba siyang maging source ng yung income in the future na magkakaroon ka ng security sa trabaho na yan? So pwede mo din isipin kung pwede ba siyang mapagkakakitaan kasi kailangan practical tayo, hindi lang puso, hindi lang skills, kundi alam mo din na in the future is kaya kang buhayin, kaya niyang buhayin yung pamilya mo kasi malalaki yung magiging epekto nito sa relationship ninyo in the future. Ikalima is, ano yung kailangan ng mundo? Ano yung kailangan ng mundo ng mga skills na ito? Ano yung mga magiging contribution mo? Kasi nagkakaroon ka ng motivation or ng galak or ng excitement kapag alam mo na yung bagay na yung ginagawa ay nakakatulong sa iba or nakakontribute sa development ng ibang tao or ng mundo as a whole. So ano yung kurso mo na iniisip mo ngayon is, pwede ba siya na makatulong sa mundo or kailangan ba siya ng mundo? In demand ba siya?
Hindi ka ba mahihirapan kapag maghahanap ka ng trabaho or mag-offer ka ng services sa skills na makukuha mo dahil sa kurso na iyong tatahakin? Sa totoo lang, hindi madali ang pagpili ng kurso. Kahit na alam mo yung end in mind, alam mo yung gusto mo, alam mo yung kung saan ka magaling, alam mo kung ano yung kikita ka or ano yung kailangan ng mundo. Kasi maraming mga factors din na pwedeng makapag-contribute kung ano yung kurso na kukunin mo, like mga yung parents mo, ano yung gusto nila, or kung kaya ba ng budget. Kaya importante at hopefully na yung video na ito is nakatulong siya sa inyo para makakuha ka ng magandang kurso na ipupursu mo sa kolehiyo. Mga bagay na pwede mong gawin as an application sa napanood mo ngayon is una, try to list. Ilista mo yung top 3 na kurso na pasok. Nakikita mo na pasok doon sa mga tanong sa itaas. Like, ano yung gusto mo? Ano yung magaling ka? Ano yung pwedeng pagkakitaan? Ano yung kailangan ng mundo? Ilista mo yung top 3 course mo at i-rank mo sila or lagyan mo ng check kung pasok ba sila doon sa mga tanong na sinabi ko sa iyo kanina. Siguro, hindi mo pa alam kung ano talaga yung meron sa course na yon kasi hindi ka pa naman din nagkapag-kolehiyo. So, importante din na pangalawa, sa paglista mo, kung hindi ka pa sure kung check siya or X, i-research kung tama ba yung pagkakaintindi mo sa course na yon. Kakabit noon yung pangatlong tips na pwede kang humingi ng payo sa yung mga magulang or sa mga guro or sa mga estudyante or sa mga ate at kuya na kumuha na ng course na iyon or sa mga professor sa college or pwede ka rin pumunta mismo doon sa admission ng kolehiyo para itanong lang kung ano ba yung future mo, ano ba yung ginagawa, ano ba yung matututunan mo doon sa kurso na nilista mo na tatlo. Kung pasok ba talaga siya doon sa kung ano yung nakikita mo na gusto mong maging in the future. Pang-apat is, manalangin ka sa Panginoon kasi I believe na kahit ano man yung gusto natin gawin, yung will pa rin niya talaga yung mangyayari. Kaya importante na ipanalangin na kung ano yung gusto ng Panginoon para sa'yo, yun yung mangyari sa buhay mo. Isipin mo mabuti ano yung mangyayari sa future mo kung tama yung desisyon na gagawin mo ngayon. May kasabihan na nga, do today what you want your future self would thank you for. God bless sa iyong pagdidesisyon. And kung meron kang mga natutunan, you can comment that down in the comment para meron ding idea yung mga iba pa na gustong manood ng video na ito or pwede mo ding i-share sa iyong mga kaibigan yung video na ito. At pwede ka ding mag-comment kung ano yung mga tips na gusto mo ding ibigay sa iba para gabayan din sila. Or kung meron ka mga topics na gusto mong lagyan ko ng videos, pwede mo nang i-comment. Maraming salamat sa panonood. See you sa ating susunod na mga videos.